Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gugulatin ni Moira ang lahat. Moira! Tutuwa ka pala! Ngayong Lunes, gugulatin nga silang lahat dito ni Moira. Dahil sa ginawa nga ni Aling Susan na hindi lamang ang paghingi ng sorry dito ni Moira dito kay Lynette. Dahil sa dami-dami daw ng ginawa noon ni Moira dito kay Lynette at Annalyn ay hindi sapat ang paghingi ng sorry. Kaya agad naman na tumayo itong si Moira at pinuntahan itong si Lynette dito mismo sa kanyang harapan. At dito nga na lumuhod itong si Moira at lumapit naman itong sila Diyosa at Aling Susan. At sinabi dito kay Moira na uto-uto din pala itong si Moira. At sa hindi naasahan, bigla naman na kinagat ni Moira itong paa dito ni Lynette. At nagalit ang husto itong si Lynette dahil sa ginawa ni Moira. At hindi na nga natuloy ang paghingi ng tawa dito ni Moira. At mas lalong nagalit naman itong si RJ kay Moira. At talagang tinututuhanan na maghiwalay na nga sila. At nang makaalis na nga itong si Moira ay dito naman na sinabi ni Aling Susan at Diyosa na sa wakas ay single na nga at wala ng asawa itong si RJ. At dito naman na sumabat sa usapan itong si Carlos na hindi daw pwedeng single itong si RJ dahil kasal pa rin daw siya dito ni Moira. At tila nagpapahiwatig naman itong si Giselle dito kay RJ na kung ano daw ang balak niya dito kay Lynette na ngayon nga ay nalalapit na nga ang kasal nito dito kay Carlos. At dito naman naghihinala na nga ng husto itong si Lynette dito kay Carlos na kung bakit palagi na lamang daw iniintindi ni Carlos itong si Zoe at kung bakit palagi din daw ito nag-aalala sa kanya. Kaya agad naman na lumapit itong si Doc Lyndon Javier at kinausap ng masinsina na itong si Lynette dahil hindi pwedeng makasal sila nang may sikretong tinatago itong si Carlos at wala nga lakas na loob itong magsabi dito kay Lynette. Kaya nagdesisyon itong si Doc Lyndon Javier na siya na lamang ang magsabi dito kay Lynette na itong si Zoe nga ay anak ng tunay dito ni Carlos Benitez at matagal nang niloloko ni Lynette itong si matagal niloloko ni Carlos itong si Lynette at dahil sa panglulokong ito ay wala na nga raw kasalan pang magaganap. Dahil sa tindi na galit dito ni Lynette ay nasabi niya kay Carlos na kinamumuhian niya nga ito at hindi mapapatawa dahil sa kanyang ginawa na matagal na pala niyang niloloko itong si Lynette at hindi lang siya dahil pati itong si Annalyn. Nagtiwala sila dito kay Carlos na mabuting tao daw ito at walang sekreto. Subalit nila kabaliktaran nga ang kanilang nasaksihan dahil ngayon ay kumpirmado na nga ni Lynette ang mga sekreto din na tinatago dito ni Carlos sa buong niyang pagkatao at lalo na itong si Zoe. Samantala winner ni nga naman ni Giselle itong si Zoe na nalulunod na nga itong kanyang ina sa Kumunoy at may balak ba daw sumama itong si Zoe dito sa kanya. At once na makulong daw itong si Moira ay sisiguraduhin naman daw ngayon ni Giselle na mabubulok din sa kulungan ito si Zoe dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling dito kay Giselle na umalis nga daw ng bansa itong si RJ subalit ay hindi naman pala. At malalaman natin yan mamaya kung ano ang mga paliwanag dito ni Zoe. Dito nga ay nabisto na nagsisinungaling nga ito at hindi totoo ang mga pinagsasabihin ni Zoe dito kay Giselle. Sinasabi ni Giselle na itong si Zoe ay manang-mana daw talaga sa kanyang ina na sinungaling at manluloko. Kaya madadamay na rin itong makulong kung sakaling maparusahan nga na tuluyan itong si Moira. Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya-maya ng konti. Yan po at maraming salamat.